Ang dilim. Hello guys, good afternoon po. Nag-try lang po akong mag-live dito ngayon. Wala po talaga akong specific kung ano bang dapat natin pag-usapan. So kung kayo ay may gustong pag-usapan natin, pwede kayong mag-comment dito at atin naman itong sasagutin. Ang naiisip ko lang is yung usapang puso sa puso, kasi medyo malungkot ang ating kapaskuhan ngayon dahil sa mga nangyayaring pandemic. So hindi katulad ng dati na puno ng kasayahan ng ating Christmas. So ngayon po ay medyo malungkot, kaya ayan, naisipan kong mag-live para po tayo ay makapag-usap mga ating mga saluubin. Ayan. Hi po kay Ma'am Joyang Joy sa Taiwan. Diyan po siya sa Taiwan. Hi Ma'am, kumusta po kayo dyan sa Taiwan? Merry Christmas din po at lagi kayong mag-iingat po dyan. And God bless po. At salamat po sa pamanonood sa ating live video. So, ayun lang naman yung... kayo po ba ay nakasali na pala sa ating paraffle? Malapit na po ang ating paraffle na gaganapin natin sa Philippine One Facebook page. Ngayong Friday na po iyon, ating last ng pagsisend po ng inyong mga entries is bukas po. At ang ating pagbubunot ng mga mapiling masiswerteng mananalo ay ngayon pong Friday na. Sa Friday na po iyon. So bukas po ang last ninyo ng send ng inyong mga entry. So ayan. So karamihan sa ating mga dito, karamihan po dito sa atin ay ang ating mga problema ay mga problema sa usaping puso. Karamihan po talaga sa atin ay problema sa usaping puso. May mga nagtatanong kung ikaw ay pinagtaksilan na ng isang tao, ilang beses mo ba siyang dapat patawarin? Ilang beses ba natin silang pagbigyan sa kanilang nagawang pagkakamali? Depende po kasi, sa akin po, depende. Depende po kasi yan kung ilang beses na siyang nagkamali, pero kung humingin siyang tawad ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, at nakita mo naman talagang sincere siya at talagang nakita mo naman ang mga pagbabagong ginagawa niya sa kanyang buhay. Nakikita mo namang sincere siya sa paghingi at sinasabi niyang hindi na niya uulitin, maaaring maulit ito na isang beses, dalawang beses, ngunit isang beses, dalawang beses, sabihin na natin tatlong beses, ay pinatawad na natin siya, ngunit wala naman tayong nakikitang pagbabago, nagbabago lang ng ilang araw, and then after that ay bumalik na naman. So, and then hindi lang po dyan nagtatapos ang ating kalbaryo, kundi umaabot na po sa pisikalan, umaabot na po sa, dumating na po sa punto na talagang sinasaktan na tayo, hindi lamang emotionally, kundi pati physically. Nasa sa atin na po yun ang magdesisyon. Kasi karamihan sa ating mga babae ay mahina tayo, parang napakalambot ng ating mga puso. Napakalambot ng ating mga puso, lalo na pagmahal natin ang isang tao. Babati po lamang on ako. Hi, hello po Ma'am Almera, CJP. Hello po Ma'am, kumusta po kayo dyan sa Saudi? Mag-iingat po kayo palagi dyan Ma'am, and Merry Christmas po. So ayun, tayo kasing mga babae, lalo na pagmahal natin ang isang tao, kahit na tayo ay sobra nang nasasaktan, yung paulit-ulit na tayong nasasaktan, ay nagagawa pa rin nating magpatawad, lalo na tayo at talagang tayo ay mga family-oriented. Tayong mga babae ay talagang mga family-oriented, kaya naman sa kabila ng pagkakamali ng ating mga partners at ng ating mga boyfriend or asawa man yan, ay paulit-ulit natin silang pinapatawad. Sige, paulit-ulit. At talaga namang itinatanim natin sa ating puso at isipan na magbabago pa rin ito. Magawa natin siyang baguhin. Magawa natin siyang akayin tungo sa ikakabutin mo, ikakabuti niya, at ikakabuti ng inyong pamilya. Ngunit, kahit na ano pang ginawa natin, kahit na ginawa na natin ang lahat ng iyon, ay talaga namang
paulit-ulit niya itong ginagawa sa iyo. Paulit-ulit kanyang pinagtataksilan, yung pagiging marupok niya ay hindi niya basta-basta maiwanan yung pagiging bisyo. Kasi minsan po, ang sa mga lalaki ay may ibang lalaki na talagang nasa ano niya yun eh, yung pagiging babaero ay nasa kanya ng pagkatao. May iba pong ganyan. Yung iba pong ganyan ay dala lamang sa mga barkada, nadadala sa barkada, ngunit, or nadala sa tukso, ngunit may mga tao po talagang, may mga lalaki po talagang, kumbaga, kinakalakihan na nila yan. Kumbaga, yun na yung environment niya. Kumbaga, lumaki siya sa ganong environment. Kaya naman, itinatatak din niya sa isip at puso na hindi masama yung kanyang ginagawa. Minsan may naririnig pa nga tayo na halimbawa tayo sasabihin natin na pwede bang itigil mo na yan? Tapos ang sasagot sa atin yung iba, mayroon hindi lang po ito sa pelikula natin nangyayari, kundi nangyayari talaga ito sa ating totoong buhay. Sasabihin natin na ako ang asawa mo, bakit kailangan pong maghanap ng iba? Sasagutin pa tayo minsan ng bakit? Ginugutom ko ba kayo? Or yung iba naman, sasagutin ka pa na bakit hindi ba pwedeng dalawa na lang kayo ang magmahal sa akin? Diba yung mga ganun, mayroon po talagang ganyan. Mayroon pong ganyang klaseng tao. Kumbaga talagang yun na po ang gusto nila. Sabi ni Ma'am Joy, Ma'am, bakit ako 4 years and 8 months na kami ng BF ko? Tapos, noong nahuli ko siyang nasaktan niya ako physically, pero pinatawad ko pa siya 2 beses. Ginawa ko siya ng ritual. Nahuli ko siya pero pintawad ko siya and then ginawa ko siya ng ritual, ma'am. Tapos, nagsama na siya sila ng babae pero kami pa rin. Pinapatawad ko pa rin siya, ma'am. Lagi silang nag-aaway ng babae niya ngayon, ma'am. Mula nung magkasama sila ay nag-aaway po sila. Tapos, yung babae ni kapag-aaway. Yung BF ko, ma'am, lagi niyang sinasabing hiwalay na sila. Pero hindi pala, pinupuntahan pa din niya yung babae, ma'am. Ano po ang dapat kong gawin? Hi, ma'am. Kay Ma'am Joyce. Hi kay Ma'am Joyang. Ma'am, i-message po ninyo ako. Mag-send po kayo dito sa akin ng message dito sa atin sa inbox ng ating Finais at Love at bibigyan natin ng solusyon ang problemang yan. Mayroon tayong isang mabisang ritual upang tuluyang lumayo sa kanya ang kanyang babae or tuluyan siyang magbago kung paano ba ang dapat natin gawin upang mapabago na itong iyong kapartner. Upang mapabago natin ang pagiging babaero kasi mayroon po talagang ibang lalaki na sobrang pagiging babaero or siguro mayroon siyang nakita doon na let's say na hindi niya mahahanap, hindi niya nararamdaman. So yun po ang ating gagawa ng paraan at ating pag-uusapan doon po sa ating inbox po dito sa Pinais at Love. So mag-send lamang po kayo ng send dito message sa atin dito sa Pinais at Love. Hi Ma'am Bellew, Ma'am, good afternoon po. So ayun nga po, marami kasing bagay tayong mga babae ay talaga namang handa tayong magsakripisyo para sa ating mga pamilya, talagang lahat naman kinakaya po natin kahit na minsan umaabot pa sa time na tayo ay nasasaktan na, hindi lamang physically, hindi lamang emotionally, kundi pati physically, kasi umaasa tayo na magiging maayos pa din ang ating pamilya. Ngunit sa bandang huli ay walang nangyayari at lalo lamang tayong nasasaktan. So girls, pag halimbawa naman na ganun at ganun na paulit na ang mangyayari, tapos itinatatak lamang ninyo sa inyong isipan na hindi mo kayang mabuhay. Minsan iniisip natin na hindi natin kayang mabuhay kung wala ang taong ito sa inyong tabi. Maniwala po kayo sa hindi. Sa isip po lamang yan, dahil yan po ang inyong pinapaniwalaan na hindi mo kaya, magiging malungkot ang iyong buhay pagkawala siya. Kahit na lagi ka nang nasasaktan, pero maniwala kayo't sa hindi, dito lamang po iyan. Dahil once po
na kayo ay nakalabas na sa isang relasyon na hindi na healthy at palagi na lang pasakit ang iyong nararamdaman, ang inyong nararanasan. Pero once po na kayo ay makalabas na sa relasyon na ito, oo, mahirap sa una, medyo mahirap po talaga sa una. Pero once na kayo ay nakalabas na sa magulong relasyon na ito, makikita mo unti-unti, ang mga pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Makikita mo na nagkakaroon ka na ng peace of mind, parang nagkakaroon ka na ng katiwasayan sa iyong isipan dahil hindi mo na iniisip, lalo na kung ang inyong mga partner ay sobrang siloso, yung kayo ay nagtatrabaho and then kailangan mong makauwi sa oras ng tama o saktong oras, dahil once na hindi ka makauwi sa oras, malaking gulo ang mangyayari. Pero maniwala kayo sa hindi, okay lang po ito kung isang beses, dalawang beses, tatlong beses pong nangyayari. Pero pag palagi na lamang po, lalo na kung kayo ay may mga anak at nakikita po ninyong inyong mga anak ang ganung klaseng pamumuhay, ay hindi po masamang give up. Guys, hindi po masamang give up. Isipin mo ang iyong sarili, hindi lamang po ang iyong sarili, kundi lalong-lalo na ang inyong mga anak, na lumalaki sila at yan ang nakikita nila sa kanilang mga magulang, dahil tatatak po yan sa kanilang isipan. At higit sa lahat, hindi po sila nakakapag-isip ng maayos kung bakit ganyan ang nakikita ko sa aking mga magulang habang ako ay lumalaki. Diyan po ang tendency na mag-rebuild sila at hindi nila maaabot ang mga gustuhin nila sa buhay, kasi instead po mag-concentrate sila sa mga gusto nila sa buhay, ay papasok po sa kanilang mga isipan ang nakikita nilang gulo sa pagitan ng pamilya, sa pagitan ninyong mag-asawa, na lagi na lamang kayong nag-aaway, lagi na lang nagsasalpukan. So hindi po, guys, masamang give up. Oo, mahirap maging tatay at nanay sa inyong mga anak. Pero once na makikita mo naman ang iyong mga anak ay hindi na sila kailangang manginig pa, lalo na kung magpag-abot kayo ng iyong partner, at makikita mo naman yung anak, mga anak mo na talagang nagkakaroon din sila ng peace of mind, nakikita mong nagiging maayos sila kasi hindi na sila kailangang matakot. Wala na silang takot na nararamdaman na baka mamaya makikita na naman nila ang kanilang nanay at tatay na nagsalpukan, nagsusuntukan, or kahit na hindi ka lumalaban ay nakikita nila tayo na sinasaktan tayo ng ating mga partner. Talagang hindi lamang magkakaroon kasi ng pubya ang ating mga anak sa ganitong klaseng usapin. So once naman na tayo ay sinaksaktan ng paulit-ulit na lamang, ay matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Matuto kang ipaglaban ang iyong karapatan, dahil kahit tayo ay mga babae, sinasabi nilang mahina tayo, mahina. Yes, maaaring mahina tayo pagdating dito kasi talagang napakalaki, napakalawak ng puso ng isang babae, ng isang ina. Ngunit kung pagdating sa kanyang mga anak, tayong mga babae, lalo na pagdating sa usapin ng ating mga anak, ay napakalambot natin, dahil ang walang lahat naman halos ng mga magulang, walang ibang hinahangad kundi makita ang kanilang mga anak na maganda. Wala po tayong hinihiling, wala man tayong kayamanang maibigay sa ating mga anak. Ang atin lamang pong nais na sila ay magkaroon ng magandang edukasyon, magandang kinabukasan para sa kanilang future. So ayan po, pagka halimbawa pong palagi na lamang, yun na lamang ang nakikita, at ang inyong mga asawa ay palaging maraming bisyo, nananakit, or paulit-ulit na lang kahit na anong ginagawa mo, lahat ng sakripisyo ay ginagawa mo na, at patuloy lamang po tayong sinasaktan, lalo lamang tayong patuloy tayong inaabuso, ay hindi po masamang magsubok na gumibap. Kasi kung paulit-ulit na lang tayong nagpapatawad, paulit-ulit patawad tayo ng patawad, hindi lang isang beses, hindi lang tatlong beses, hindi lang limang beses, ngunit ang pangyayari ay ganun pa rin at ganun. Hindi na healthy, lalo na kung nakikita ng ating mga anak ang ganung pangyayari. Kasi
habang lumalaki sila, syempre lalo na kung tayo ay may mga anak na babae or kahit na lalaki, pagka yung mga anak nating lalaki nakikita na pumapayag tayo na lagi na lang tayong sinasaktan ng ating mga partner at okay lang sa atin, eh syempre pag sila po ay nagkaroon ng pamilya, iisipin din po nila, ah okay lang naman pala kahit sasaktan tayo ng ating mga partner kasi dyan ako lumaki, nakikita ko si mama ng ganyan, pumapayag naman siya. O yung kung anak mo namang lalaki at sa nakikita niya, so parang mailalagay din niya sa isipan niya na ah okay lang pala ako mambugbog ng asawa kasi doon po nakikita ko naman yan sa nanay at tatay ko habang sila ay lumalaki, nakikita nila. So kaya po dapat hindi po natin hahayaan na mararanasan natin ito ng mga anak natin. Minsan kasi nagiging selfish tayo pagdating sa pag-ibig. Nagiging selfish tayo yung parang, kasi iniisip natin, minsan pa nga ginagawa natin ang ating, ginagawa nating reason na hindi tayo, hindi mo kayang, sa sarili mo hindi mo kayang mag-give up, pero minsan yung iba ay ginagamit natin yung mga anak na, hindi ko kaya kasi mga anak ko. Pero minsan, magpakatuto tayo minsan sa sarili na lamang din natin ang ating iniisip. Pagka lalo na sa mga ganun ang mga pangyayari, yung paulit-ulit na lamang. Nagiging selfish tayo kasi iniisip natin o sasabihin natin ang ating mga anak natin ang dahilan. Yes, maaaring mga anak natin ang ating dahilan para hindi tayo gumive up, guys. Pero sa ating isipan din, alam natin na kaya naman, kaya lang parang iniisip natin, tayo ang nag-iisip na hindi natin kayang mabuhay nang wala ang tao sa ating tabi. Which is napaka-unfair po yan sa ating mga anak na lumalaki sila sa ganong klaseng environments sa halip na ang kalalakihan nila ay isang maayos. Pwede namang magiging maayos kahit nahiwalay kayo kasi talagang hindi na kaya eh. Pwede naman kayo magkaroon ng agreement eh. Pwede namang, okay, halimbawa ayaw mo na talaga sa kanya, pwede namang hindi kayo mag-usap. So, pero hindi natin dapat alisin ang komunikasyon ng mga bata sa kanilang magulang, yung sa kanilang tatay or sa kanilang ina. Kasi ano man ang mangyayari, hindi naman sila mabubuhay kung walang tatay or kung walang nanay na gumawa nito sa kanila. O, kaya dapat hindi po natin iaalis yung commitment or communication between mother or daughter or anak at saka sa nanay at sa anak at sa tatay at sa anak. So, natural po lamang yun. Pero, dapat sa iyong sarili, sa ating mga sarili, ay isipin din natin, hindi lang ating mga sarili, kundi isipin natin ang mga kapakanan ng mga anak natin. Matagal din po ako sa ganitong klaseng buhay. Aminin ko nagiging selfish po talaga. Sobrang nagiging selfish po talaga ako nung mga time na yon. Pero talagang nung nagkaroon ako ng dalawang anak at ayaw ko nang maranasan pa ng anak kong isa ng bunso na lumalaki na ganun pa rin ang pangyayari. Kaya nag-decide na po ako sa aking sarili na tama na. Enough na. Parang sobra-sobra na ang ginawa ko. Parang binigay ko na ang lahat. Sobra-sobra na. So siguro naman ito naman ang time na tama na. Pero alam nyo ba guys, sa totoo lang, nung ginawa ko yon, talaga namang nakikita ko, nung una hirap na hirap ako talagang nahihirapan. Ako talagang 3 days lang talagang as in bagsak na bagsak yung katawan ko na para akong nagiging ganun ang skeleton, nagiging ganun akong skeleton. Pero after few days na ganun ang nangyayari sa buhay ko, ay nakikita ko ang malaking kaibahan. Yung hindi na ako takot na sa traffic kasi noon, habang traffic, parang gusto ko nang lumipad. Parang gusto ko nang lumipad na makarating ng bahay para walang gulo. Pero nung nag-decide ako na tama na, kailangan ko rin naman bigyan ng importansya yung sarili ko dahil na may mga anak ako, so kailangan kong maging matatag para sa mga anak ko. Kailangan na makikita ng mga anak, kailangan maranasan ng mga anak ko yung katahimikan, yung hindi halos yung kahit sa isang linggo tatlong beses kayong nag-aaway, tatlong beses kayong nagbubugan. Darating po talaga yung time na may isip mo pala na tama na, sobra-sobra na yung ginawa ko. At saka sa mga teenager, kung may mga teenager man ditong nanonood, sa mga may mga dalaga man ditong nanonood or may boyfriend girlfriend pa, ito lang po ang payo ko sa inyo.
isipin nyo na lang po, payo ito ng isang lola, payo ito ng isang nanay, payo ito ng isang ate, or payo ito ng isang kaibigan, or payo ng isang babae. Ito po, girls. Once na kayo pa lamang ay nasa isang relasyon, mag-girlfriend, girlfriend pa lamang po kayo, once po na kayo ay nasa relasyon pa lamang at hindi pa kayo nagsasama at nagawa ka na ng isang lalaking saktan na hindi pa kayo kasal or hindi pa kayo nagli-live-in at nagawa ka na niyang saktan, girls, mag-isip ka na kung ipapatuloy mo pa ba ito dapat, kung dapat mo pa ba ipagpatuloy ang relasyon na yun. Dahil once na kayo ay mag-girlfriend-girlfriend pa lamang at ikaw ay nasaktan na ng isang lalaki physically, halimbawa nasampal ka niya or kahit man lang, basta nandun na yung pag-aamba-amba pa lamang, yung halimbawa mag-shoota pa lamang kayo, at nandun na yung nasasaktan ka or kaya inaambahan-bahan ka na ng pananakit, girls, mag-isip na po. Dahil once na yan ang nangyari, magiging tuloy-tuloy na po yan. Makikita mo na po sa isang lalaki na talagang kaya kanyang saktan. Lalo na pag kayo ay magkasama niya. Which is, sasabihin na natin nag-sorry siya dahil nagawa, dahil sa galit or dahil sa inis or anuman. Pero once na kayo ay magsasama na or magpapakasal na, magtuloy-tuloy na po yan. Once na ginagawa niya yan sa'yo, kahit kayo ay nasa isang relasyon pa po lamang. So, ayan po ay isang payo ng lola, nanay, ate, kaibigan, or bilang babae na... sinasabi ko po sa inyo, marami po akong karanasan sa ganito, kaya alam ko na po ang mga ganitong klaseng pangyayari. Kaya isipin nyo po yan. At saka hanggat maaari ay, oo, sasabihin na nating pagmahal natin ang isang tao ay talagang tayo ay maghahabol kahit na paulit-ulit tayong sinasaktan, pero hanggat maaari ay iwasan natin ito. Bigyan natin ng importansya ang ating sarili, mahalin natin ang ating mga sarili, pahalagahan natin ang ating sarili, at pakita natin sa kanila na importante sa atin ang ating mga sarili, mahal natin ang ating sarili. At para po ay tayo po ay mas mamahalin pa ng mga tao, kasi bago tayo mahalin ng kahit na sino man, dapat ipapakita po natin sa kanila kung gaano natin pinapahalagahan at minamahal ang ating sarili. Upang sa ganun ay makikita nila, pinapahalagahan mo ang iyong sarili, mahal mo ang iyong sa sarili, ay mamahalin ka rin ng taong sino man ang iyong naisin. So, ayan po. So, ayan po lamang ngayon. Ito po ngayon ay first time ko lamang pong mag-live. So, ito po ay magtuloy-tuloy na. Marami po tayong, pwede po kayong mag-comment kung anong mga bagay ang gusto nating pag-usapan dito. Pwede po niyong i-comment sa baba kung ano pong mga bagay ang maaari nating pag-usapan. Siguro mag-live po ako dito sa atin sa Pinays at Love twice a week. So, ngayon po ay nag-try po lamang ako sapagkat gusto ko pong may makausap or gusto ko pong... gusto ko pong maglabas ng medyo ano, kasi wala po ako, medyo malungkot eh. Malungkot po, medyo nalungkot po, may lungkot po. Kunting nararamdaman, so kaya gusto ko po kayo makausap. Yan, kaya gumawa po ako ng live. So, next time po, magkita-kita po tayo ulit. Baka Thursday. And then Friday, huwag po ninyong kalimutan ha. Yun po ang ating raffle. Yun po, tayo ay magbubunot na ng ating paraffle. At huwag pong ninyong kalimutan, dapat nanonood kayo sa Philippine 1, alas 2 po ng hapon. Para po sa mananalo ng one brand new 32 inches TV, 1,500. At mga consolation prize na 200 pesos load para po sa 20 person. So, ayan po, sa Friday po yan. So, ayan po. Sa may mga katanungan, sa ano man pong yung mga katanungan para sa tamang gabay, ay i-message po lamang ninyo ako sa inbox ng ating Pinays at Love. Ayan po. At guys, hihilingin ko po sana ang inyong suporta. Ang inyong suporta na sana po ang aking mga articles na aking mga pinupost dito, na aking mga sinulat na articles na pinupost ko po dito sa Pinays at Love, ay i-click po sana ninyo ang mga articles na yan. Sana po ay tangkilikin nyo po ang aking articles sa pamamagitan po ng pagbabasa nito. Ayan po lamang, maraming maraming salamat at magandang hapon at Merry Christmas po in advance.